I-play ko lang ha, para makita niyong lahat. Ano to? Ito yung briefing sa Davao almost a week after they were struck by flash floods and incessant rains and flooding, ganyan, dun sa region. Ayan. So, nagpunta doon si PBBM with the entire team. Nandun yung DSWD, DILG, kasama si SAP Anton Lagdameo, and they listen to the presentation of different LGUs, ganyan-ganyan. Then, itong part na to is the part when the governor of Davao del Norte asked question tungkol dun sa ayuda, na parang paano daw ba yung ayuda na yan? Paano daw ba yung ayuda na yan? Paano raw ba magre-request? Pagka yung nag-request daw ba at naibigay? Sino daw ba ang authorized na mag-distribute? Things like that. So, basically, ang sagot is that LGU, LGU, LGU ang lahat-lahat ng magtitimon ng mga Kemerut bago umaksyon ang national government. So, pakinggan natin. The national government is only here to support you with all of this. But you have to make the request to us para naman mabigyan natin ng tulong. Mr. President? Yes, please go ahead. Mr. President, ang immediate po na kailangan ng Davao del Norte is pagkain, tubig at food packs po at yung mga gamit po sa mga bata para sa pagbalik nila sa eskwela. And tanong ko po, Mr. President, ito lang po gusto ko lang i-clear. Kung during the distribution of the food packs or any support coming from the national government or the coming from the Department of Social Welfare and Development or the DOLI, sino po ba ang authorized to distribute? Is the local government ba, like municipio, the city, the province, or depending on what the assistance is to the any elected official po? Yes, go ahead. Like in the food packs kasi, iba-iba yung request na natatanggap namin. And we try to fulfill ng sabay-sabay. There will be requests from the provincial level, we'll give it to the province. There will be requests direct from the mayors, we give it to the mayors. Yes. There will be requests from the Congress people, we'll give it to the Congress people. So at this point in time, I would assume dahil lahat tayo busy, yes, the different elected officials are all tasked to move all at the same time. So yun. Usually, ganun ang sistema. Yes po. Sa local government talaga binababa. Meron like yung sa DOLE, sa bawat isa, silang nag-a-assess it. Silang gumagawa ng assessment. But for the most part, it's really local government. Kasi sinasagot lang namin yung request ninyo. Yes po, Mr. President. Kasi during calamity, ang kumukuha ng data at ang gumagawa ng quick response is the municipio, the city, and the province. And also collecting data, kami ang lahat ng in-charge, yung LGU at PLGU. But like what happened in Davao del Norte, minsan kasi may hindi po nakarating sa province, pero na-distribute, iba naman ang nag-distribute. And gusto po ako mag-thank you po kay Ma'am Inday Sara na quick response po, nagbigay kagad siya ng support doon sa Davao del Norte po. Thank you so much po, Ma'am. Lahat naman na nag-request, doon naman ibibigay. Pag hindi mag-request, hindi nabibigay. Tapos, pag nawawala dito, hindi rin nabibigay sa inyo. Kung wala kayo, we have to go to the next who's there, di ba? So, yun yung man nangyayari. Pero mostly, LGU talaga. Yeah. LGU. LGU talaga ang inaasahan namin. Oh. We depend on the... We cannot... The national government cannot do this by itself. As I said, we support you with cash transfer, with relief goods. But kayo ang magsasabi sa amin kung saan dadalhin, kung saan ang uunahin sa inyo, hindi na nga pwedeng pumasok, etc., etc. That's why the makita naman ninyo, pagka maganda yung quick response ng ginawa ng LG. Ano si Lagdameo? Anong papel niya sa buhay?
SAP. Ay, sorry, na natanggal ko. Wait lang ha. Special Assistant to the President yan na. SAP. Special Assistant to the President. Huwag yun na ka pagsalita eh, nakakaloka. Sorry. Ito lang. Taposin lang natin, Mami Laika. So, that's why we are trying to improve our forecasting para makapag-warning kami na na maaga sa inyo na may makapaghanda kayo for whatever it is that is coming your way. So, except ng lindol, syempre hindi pa natin ma-forecast yan. So, that's the general situation pag-release ng mga resources, mga tulong. So, yes, LGU pa rin, LGU. LGU-centric ang national government. All right. Is there anything else that anybody would like to add? All right. Thank you very much. Ayan. Teka, bago natin pag-usapan, wiwiwi lang ako, ah. Ayan. Oh my God. Isas, take over. Sas, ilang weeks na ba yan? Kala ko ba na address na yan? Take note, since nung may share line kami dito, tapos nagka-trap ng LPA, ilang weeks lang pagitan nun. Less than a month. Tapos ngayon lang sila... Oh my God. last week na sila nag-isip ng pumunta dito. What the hell? Tapos ganyan pa maririnig namin. And eto, kudos to Governor Fubahib. Kahit na si Lenny sinuportahan mo noong 2022, I'll have to give the credit to you because it is due na pinahiya mo dun si BBM harap-harapan. Thank you, Gov. Salamat, Gov Fubahib. Alam mo, grabe talaga when you talk about disaster response dito sa bansa natin. I thought na people learned a lot from Yolanda, tapos ganito pa pala. Kaya mo rin masisigsi na yung mga taga Mindanao merong nabubuhay yung mga ganyang sentiments. I thought that those sentiments died during the 70s and 80s. Mm-hmm. Meron pa rin dahil sa mga ganyan. My God. Pero ako, agree naman ako kay BBM dito. Sinabi niya na LGU pa rin talaga. Sa LGU. Pero... kasi para i-target mo yung tulong mo sa tamang tutulungan, kung ano yung dapat gawin, dapat may information na manggagaling kay LGU. Pero ano silbi ng NDRRMC? What's the use of NDRRMC? Pwede siya mag-override. Pwede siya mag-override dyan. I'm so sorry, Ms. Laika and White Ahas, pero I feel like ang daming pwedeng gawin talaga. Oh, just like PRR this time, na proactive yung disaster response. Ngayon, reactive kasi. Hinihintay muna yung request bago tulungan. Oh my God. Sinasalanta na nga yung lugar tapos hinihintay niyo pa mag-request ng tulong. The fuck is that? Kumbaga, pwede siyang mag-reach out kung ikaw yung halimbawa yung president o yung government, pwedeng mag-reach out kasi parang kagaya nga nung title na Yolanda Vibes. Yung napanood ko to parang yun talaga, yun talaga lalo na yung pero malaking hindi naman tulong, siguro mali lang si BBM ng tulong, pero kumbaga yung information or kung ano yung kailangan manggagaling talaga sa LGU. For me, malaking tulong yung, although dapat magpusa rin yung national mag-proactive, yes. Pero kung gusto mo talaga ng direct at talagang targeted na tulong, dapat si LGU mas masigasig dapat si LGU magsabi kung ano yung kailangan. That's why we have the NDRRMC. Kaya katulad ni Yolanda, alam nila yung nangyari noon. May mga information na from foreign news agencies, info from PAGASA. It can be limited yung mga casualties noon. Dapat meron na ring foresight sa mga ganitong mga events. Pero wala pa rin. Parang di talaga tayo natututo. Baka bata pa rin ng Pilipinas. Di pa rin tayo ready mamuno. Again, sa amin, Rizal. Ano lang ha, question lang sa mga nandito. Ano yung mga nakikita ninyo na doon sa conversation, doon sa briefing, what are the things that made you parang
ano ba naman yan? Yung part na nag-cringe kayo or parang, ha, this is giving me Yolanda vibes, ha? Ayun. Ako na isa, mauna, Atle. Oo. Sige, start tayo sa Yosef. Yung talagang Lagdameo speech na kailangan mag-request. Yes, Ate Laika, I respect your opinion, pero for this time, yes, tama yun, request for targeted response, but in terms of emergencies or in terms of catastrophes, may mga bagay kasi tayong tinatawag na yung mga basic commodities na dapat nairating na sa mga or nailatag na sa mga LGU prior or after or during the calamities. Kasi like for example, hindi ka naman dapat mag-request ng pagkain or tubig because that's already like a given na since may mga baha, since ganito ang nangyari, pagkain at tubig talaga yung pinakaunang kailangan ng tao. And after that, medicines na yung parang basic medicines, dun mo na siguro yung targeted approach after the assessment ng MDRMC, after ng assessment ng city or municipality, I think that's where the targeted goods that you would allocate to these people. Pero for basic commodity, siguro dapat andyan na yan siya right there and then. No need for you to request. Actually, parang ang nagbago dito, nung start nung PBBM administration, nung first year, di ba nilindol yung Ilocos, pagkatapos may mga bagyo-bagyo na dumaan. Remember, the PBBM administration would post like, oh, eto na yung number ng prepositioned na food packs, eto na yung may ganun, di ba? Yeah, during the... May naibaba na. May naibaba na. Oo, before papunatin pa lang yung sakuna, meron na. Di ba nung time ni DSWD ni Tulpo? Oo, meron ganun na. May post pa sila na eto yung mga tugboats na ready, eto yung number of food packs na available sa ganitong pinakamalapit na region, yung mga ganun. Ba't nang pala? Oo, kasi di ba nung, alam mo, siguro malilimutin na ako, no? Meron ba kayo naalala na nagganyan si Pierre Ardi na pumunta pa siya sa LGU at nakipag-meeting para lang sabihin na yung ganyan kayo sa meeting. Mag-request kayo. Wala. Kaya nga, di ba yung nahanap siya lagi nasa ng Pangulo kasi si Pierre Ardi hindi naman pumupunta kasi naka-ready na. Tapos na, nagawa na lahat. Di ba yung sabi niya, bakit ako mag-ano? Di ba sabi niya? Eh yung bagyo, Sabado, bakit ako magpe-prepare ng Sabado? Na ibaba na lahat yan noon pa, di ba? Diba yung pinagalitan si Mary? Yung bagyo. Wala nang ang hashtag nung nasa ng Pangulo. So, ibig sabihin, hindi sa nangyari sa Dabao, walang ganon? Kahit yung ano, evacuation center, binaha din yung evacuation me. Like, yun yung isang immediate relief na hinihingi ng isang local executive doon eh. Sabi niya, yung evacuation center nila mababa. So yung evacuation center nila hindi rin magamit. True. Walang paglalagyan, mababa, baha din yung evacuation center. So saan niya isisiksik? So ang hinihingi niya immediate relief, ma-repair yung evacuation center, maitaas so that in situations like this may paglalagyan siya ng mga evacuees. Fun fact, Ate Joey, yung evacuation na yan is malapit lang yan sa sagingan ni Lagdameo. Talaga. Sandali. Yes. So ngayon, nakita nyo na yung wisdom ng sinabi ko na dapat ang construction, civil engineering, and etc. is state-owned. So pag may ganitong kailangan ng repair kagad, lusog, nandun yung mga tao nagre-repair na, anong gagawin yan? Ipapabid pa yan. Wala kayo. That's lowest bidder culture for you. Tapos diba, ibibid pa yan. Yung six lanes ng Mako Davao de Oro, na hindi sila mapasukan kasi nilindol, diba? Galing Lindol, so may mga biyak-biyak na yun. Yung parang, alam mo yung bibingka na niluto, na biyak-biyak sa gitna, nilagyan niyo siya ng water, na nag-ano talaga sila, nag-disappear,
nag-separate with each other. Nakakaloka. Tsaka mga ma'am, masyadotin ko, Kit. Grabe yung ano, di ba, in alliance naman sila with Congress, pinsang buo na nga niya si, ano, si Romualdez. It's very easy to ask for emergency powers kung gusto talaga. Kaso lang talaga, ang bagal. Ang bagal. Ano actually, ba? Oo. Alam mo, MX Angel, ito yung ano, no, ito yung sobrang layer-layer ng kabulshitan tong nangyari. Ang tanong nung governor ng Davao del Norte, nalilito siya sa proseso, sa pag-request. Kasi may mga nagre-request daw at may mga dumadating. Pero sino ba yung authorized mag-distribute nito? Ganun. So ibig sabihin, may dumadating na tulong pero parang hindi sila aware kung kanino man gagaling or kung sino yung mag-distribute or whatnot. Okay? Now, I think the governor of Davao del Norte is referring to, remember, Martin Romualdez was given 150 million pesos na immediate na relief assistance sa Davao region. Okay? Sinong nagpamigay nito? Siya. What is the congressman doing there giving aid to executive branches of government? What is the congressman doing distributing that is not your function. Give it to the LGU. Sila yung nakakaalam kung sino yung may needs dyan eh. Dahil sila yung nakakasakop ng mga lugar nila eh. Diba? I think the question of Davao del Norte here is that may mga dumarating na tulong, pero ba't yan ang nagbibigay? Eh kami yung nakakaalam dito kung sino yung nakakailangan ng tulong eh. Sino-sino yan? So, yan yung sabi ko na tama. Dapat talaga si LGU kasi talagang pinpointed saka focus targeted yung tulong. Kaya lang alam nila eh. Alam nila, sila rin yung nagpe-prepare ng sabihin, may nabigay pero hindi nila disaster eh. May nabigay na tulong pero hindi dumaan sa kanila kaya nagtataka sila. Mm-hmm. And then nasaan second, yes. Oo, and then second, yung sa DSWD na sinabi na, ay depende po kasi yung pagbibigay namin ng request, kung sino yung, depende sa type ng request mo at kung sino yung nag-request. Kasi minsan may governor na nagre-request, merong ano, ganyan-ganyan, ineme-ineme, may ang congressman. Mo. And doon ako na-shock, yung merong congressman. Hindi ba dapat, pag congressman yung nagre-request, oh, you should coordinate with your local executive so that yung inyong request at yung immediate relief is going to be more efficient kasi ano bang alam ni congressman doon sa ano doon sa mga yung sa situation doon ng bonggam-bongga, hindi ba dapat mag-yield siya doon sa executive official na nandoon? I mean, why is it becoming so normal that this government is giving money to this congressman who has no business in doing this kind of things? Diba? Bakit sila yung merong immediate relief? Hindi ba dapat pag immediate relief, ibigay mo yan sa ano? LGU. Ibigay mo yan sa executive? Pampaprint daw ng tarpaulin at stickers, madam. Diba? E pagkatapos, ngayon, si Anton Lagdameo, another, ano naman, itong ano naman ni Anton Lagdameo, e pag hindi ka kasi kayo nakakakuha, kasi hindi kayo nagre-request, dapat mag-request kayo, ganyan-ganyan. Kasi pag hindi kayo nagre-request, hindi magsama. Now, that is a reiteration of how distant this government is doon sa grassroots, doon sa nangyayari sa baba. Na parang, okay, I understand that you need report. I understand that LGU should request and when they request, it should be justified. Diba? Wala namang problema. Doon eh, okay naman yun. Okay? Kung fair kayo sa distribution, eh putang ina, hindi nga kayo fair sa distribution ni 150 kay tamba nyo i-course. Bakit? Bakit kay tamba nyo i-course yung 150 million? Gagawa ba siya ng batas para sa pinang-imprinta ng ano, pinang-imprinta ng tarpaulin at stickers. 'Di ba? Patay ng sako. Mm-mm. Pero tapos sa Kadiri, mi, alam mo, sorry ha, pero sa akin yung kasi yung mga nakaraang sako na naka-prepared si BBM, bakit ngayon sa Davao hindi? Masyadong exactly. Ano, masyadong obvious yung preposition ng mga goods and ano, diba? Masyadong obvious yung pambabaliwala niya sa Mindanao because or sa Davao because of Sara. Dahil obvious naman talagang tinitira nila or walang pabor yung wala lang pabor na makukuha sa kanila si Sara at mga taga-Davao.
Pangalawa, di na nga nila pinagandaan, ginawa pa nilang politika. Ginawa pang pampapogi ni ano, ni Tambalos. Very true me. Nakakaloka yung pamineral ni ano, may ano, may label na, di ba? Look at the cash assistance here. Look at the cash assistance and how it is distributed. Province of Davao del Norte, ang affected na household, 117,000. The amount of assistance is 30 million. Davao Oriental, 68,000, but same amount. Province of Agusan del Sur, 59,000, same amount. Province of Davao de Oro, 30 million, di ba? Ayan, 13 million. And then, look at this province of Bukidnon, 325 and they have 10 million. To be fair naman, no, feeling ko baka mayroon silang inassess ng mga damages dyan at yung amount ng ano, at yung amount ng mga kailangang i-repair or whatsoever, ganyan-ganyan. Maybe they have, ano, no, mga ganong justification. Pero Joey, yung 10 million sa Bukidnon, ang dami mo, makakapagpatayo ka na yata ng mga bahay sa 325 na ano, households. Ano ba? Yeah. Diba yung pandemic na lalo mo? Diba? 325? Tapos 10 million? Sige nga, i-divide nga natin yan kung ano yung approximate benefit per family. Disproportionate? Diba? Kasi kung ito, 117,000 yung affected na household, ibig sabihin, grabe yung damage dito. Grabe yung damage dito, di ba? I'm pretty sure grabe yung mga ano dito, grabe yung sitwasyon dito. But I think the way they extend this ano, the way they extended this financial assistance to the LGUs here is a reflection of the patronage politics that is existing na umiiral dito sa Marcos administration na to. Remember, Davao del Norte provincial governor, siya yung nagsasalita kanina at yung nagpasalamat kay Inday. Ayun. Yun nga yung sa point na yun, ilang beses ko siyang pinanood. Parang yung after magpasalamat nung governor na yun, biglang sumigunda si ano si Sap. Das doon sa part na yon, doon niya na pinagsasabi na kailangan mag-request. Parang gusto niyang iibahin tas din natapos na yung parang ano nila doon. Yung meeting nila doon about ayuda. Kalaban kasi sa politika ni ano ni Lagdameyo yung si Hubahib. Hindi sila magkaalyado. Yep. Grabe talaga, no? Yung pinag-uusapan natin kanina, makikita mo dito sa relief, makikita mo na napaka-parokyal pa rin natin mag-isip as a nation. Yung mga territory natin, areas na natin iniisip natin. Yun lang, pero tinan mo sa Mindanao, sobrang tagal nung, ano, nung mga relief. Diyos ko, akala ko it was resolved a week ago. Yung pala, umabot pa siya hanggang dito. Which is, ang lungkot. Diba? Pero kung mga territories na yung affected, Ilocos, Manila, yung Samar-Leyte region, diba? And siguro ang bilis-bilis niyan, pero grabe naman sa Mindanao. Kaya may mga sentiments talaga na ano eh, di nila maramdaman yung government, nakakaawa. Kahit ayaw mo sa idea ng secession, pero makikita mo kasi yung fact na nangyayari talaga kasi na parang pinapabayaan sila. Diba? Ako, ano, hindi naman pinapabayaan yung Mindanao. Nagkataon lang na yung pinapabayaan at nilalaglag nilang tao eh taga Mindanao, taga Davao. Ang masakit lang nito kasi parang yula, mami tama ka, Yolanda to. Kasi sakuna na pero inuuna pa yung politika. Politika pa yung inuuna. Kung paano ipopolitika yung sakuna. Imbis na tumulong. Nagkataon lang na ano naman. Nagkataon lang na Mindanao. Yung kalaban nila taga Mindanao. Oo, taga Mindanao. Kaya nakakapikon. Saka nakakadiri kasi parang kaya niyong gawin yan. Unahin niyo pa yung panggigipit niyo kay Sara kahit maapektuhan yung mga tao sa Mindanao, sa Davao. Naku, mami, dahil feeling ko kailangan pa pumunta dito ni Anderson Cooper ulit para mag-give light to the situation. Diba? Oo, para gumalaw sila ng matindihan. Oo, yung Yolanda kasi, ano naman yun eh, talagang
kainutila ng gobyerno yung nangyari sa Yolanda. Nagkataon lang yung ano, nagkataon lang yung kay Marosa ka kay ano, kay Romualdez na isa na you remember the president. Pero ang talagang bottom line ng Yolanda is pagiging inutil ng gobyerno ni Pinoy. This one, politika to eh. Promise sa totoo lang, politika to. At saka dalawa lang yung doon sa Yolanda. Dalawang tao yung nandun lang na nakikita eh. One is yung si isang Romualdez, ha, hindi yung itong Romualdez ito. Yung kapatid niya na Alfred. Then si PRRD. Yun ang talagang tumatak doon sa panahon na yun. Mm-hmm. So, yun nga yung nangyari ngayon about the sa Mindanao. Kasi nag-comment ako dati kay ano kay Erwin Tulpo. Alam niyo nung nakita niyo ba yung dati na merong mga sakon na din na nangyari part ng norte? Pinapakita pa yun ni Erwin Tulpo. Yung siya pa yung ano na yung DSWD. Oh, doon pinapakita niya na handa yung ano nila, yung department. Then meron din dito kayo yung naging si ano na si itong new secretary. Si si Gatchalian. Nung unang pumasok din siya, parang active din siya sa part na pag pagbibigay ng mga relief goods sa mga na, ano. Then itong point na to na nagkaroon ng alam niyo na yung regards to Davao and Mindanao. Parang naging ano na sila, hindi active sa sitwasyon. Yun lang. Ako may malalang yung nangyari sa Yolanda, yung magnitude ng sakuna na yon. Pero at least doon, inutil yung gobyerno. Dito, parang alam mo, inutil hindi sinasadya. Eto, politika, sinasadya. Kaya yung nasa posisyon yung gobyerno ngayon to do something eh. Kasi yung Yolanda, nung dumating yun, it was really a disaster that nobody expected to be that ano no, to be that huge. Diba? Kasi yun yung strongest typhoon, diba, to hit the Philippines. Tapos hindi tayo sanay masyado sa storm surge eh, diba? Oo, dun palang sumikat yung storm surge. Kasi parang hindi namin akalain na ganun pala kalakas yung storm surge. Storm kasi surge. Yung supposed to be, hindi naman malakas eh. Joey, ng Yolanda, may mga data na. Diba prior nung landing ng bagyo? Yes, meron din. Na nagsisilabasan. Grabe. Pero alam mo yun, nakaka-frustrate. Ito yung mga times na dapat walang politika kasi may mga taong namamatay because of natural disasters. Tapos, even up until now, parang di pa rin tayo natututo, which is so frustrating. If I know, may mga data yan, yung pag-asa magaling ang mga yan. Ano ba? Ang excuse nila nun, may mga storm surge daw, pero yung storm surge daw, hindi kasing lakas ng storm surge. In fairness to tama naman talaga, ano yun, na hindi na-anticipate yung storm surge during Yolanda na ganun pala kalakas. And yes, may mga data na tayo ngayon. Hindi naman, ang masakit lang, hindi to katangahan ng gobyerno ngayon na pagiging inutil. Mas meron silang motibo kasi o mas may iba silang tinitignan. Politika. Nung time ng Yolanda, ano eh, yung pag-asa head, sinibak, dahil siya din yung sinisisi ng Pinoy admin. Siya daw yung may kasalanan kasi, pero nung time na yung kasi, alam ko, na-inform na yung, like yung sa Leyte and Samar. Pero nga, hindi kasi natin alam na ganong kalakas yung magiging epekto nung ano, nung bagyo. Pero alam ko na inform na kasi may mga kamag-anak ako doon na naka-survive naman sa part na yun. Yun nga lang, ang sinisi kasi ng Pinoy admin nun is yung pag-asa head. Then sinibak niya siya and I don't know kung saan siya napunta. Actually, yun kaya nga maraming nagalit nun kasi parang, putya, hindi mo in-equip ng bonggang-bongga yung pag-asa pagkatapos, diba? Tapos nung hindi nila na-forecast ng maayos, galit ka. Diba? Kasi tinapyasa ni Pinoy noon yung budget ng pag-asa eh. Diba? Nung mga time na yun.
Yeah, exodus na ng mga scientists natin from Pag-asa. Nagkaroon ng exodus. Ang daming nag-resign noon. Tapos yung iba nagpunta na ng Australia, nag-ano na, ganyan-ganyan. New Zealand, mga ganyan. Oh, ganyan. And to say the least, ate, yung narinig ko after ng pag-helicopter ni BBM, nagparty-party pa sila dun sa resort ni ano, Lagdameo. Pearl Farm. Sa summer. Sa Pearl Farm. Na 50,000 a night. Yun yung usapan dito 3 weeks ago, which is very frustrating. Alam mo yun, sabi nga ng mga students ko, di ba sabi mo, sir, man is a political animal. Bakit parang si BBM party animal? Di ba? Frustrating. Nagtuturo ka ng maayos, tapos ganyan. Mga ideals na tinuturo ko, tapos ganyan yung nangyayari. My God! Di ko alam kung paano ko i-defend yung sarili ko. Alam mo yung ganun? Wala lang. Frustrating. Sabihin mo na lang na budol ka just like everyone else. yung hashtag nga na nasa ng pangulo hindi na siya talaga nakikita sa Twitter. Ngayon may na ano ako na napanood ako na ano kay Attorney Trixie, may mga nagpa-hashtag doon. Hindi na nasa ng pangulo. Sino ba talaga ang pangulo or ilan ba ang pangulo? Nasa party ang pangulo. Sino ba ang pangulo? Hashtag sino ba ang pangulo? Then yung ibang hashtag, ilan ba ang pangulo? Sabi ni Arthur Longan, forecasted well naman, pero di lang pinakinggan talaga. Kala normal na bagyo lang. Yeah, oo. Naalala ko parang nagkaroon pa nga ng debate yan yung ano. Parang na-mention. Kasi ang feeling nun ni nila Pinoy, nag-preposition na sila ng barko nun eh. Sabi nila, hindi, nag-preposition na kami ng barko. Kinem. So akala nila, the preparation is already enough. Ganun. Hindi nila akalain talaga na ganun siya kalakas. Hindi pa rin tayo nakikinig sa ano mga source na very critical scientists. Diba? Academicians. Wala pa rin. Ilan mga yung mga sinasabi ni Sas, wala namang sumusunod. Diba? Ano lang. Very true. Parang nangyayari, more on tahol-tahol tayo, tapos walang nangyayari talaga. Frustrating. Yun lang masasabi ko. Very frustrating. Ilan na ba casualties? Sobrang dami na ba? 100 plus na eh. And madami I think pa that for quite some time, ito yata yung pinakamarami. Kasi na-reduce na ng bonggang-bongga yung mga casualty sa mga ganitong klaseng situation. Ayun. So parang hindi pa yan bagyo ha? Sasabihin ng ano na naman, lusot ni naman nila. Bakit? Eh, representative pa rin naman ng mga Pilipino at ng mga yung Congress ha. Parang, huy, representative kayo para gumawa ng batas, hindi para mamigay ng ayuda. Nakakaloka kayo. Oo. Yung mga ganyang desisyon. Oo, tama, mamilay ka. Yung mga ganyang desisyon, it should come from BBM eh. Na parang, oy, ano, tawag dito yung mga ayuda, let's direct it to the, ano, no? Let's direct it to the concerned LGUs, ganyan-ganyan. Pagkatapos, yung mga congressman, oh, hindi ko naman sinasabi na bawal kayong manghingi or bawal kayong mag-initiate ng kung ano mang ano ninyo. Pero dapat kayo, ano lang, complementary, kung ano yung action ninyo, complementary lang yun. Hindi kayo dapat yung main event. Eh, putang ina, unang-unang umi-apple si Martin Romualdez eh. May patarpulis pa. Nila, may paraan. Emergency powers. Diba? Oo, alyansa yung emergency, mga yan. Emergency pagkatapos ibibigay. Unang-unang dumating si Martin Romualdez. BBM, di ka ba nag-iisip? Hindi ba pinagmumukhang tanga ng pinsan mo yung government mo? Unang-unang makakarating si Martin? Bakit trabaho niya yan? Pero block siya here sa Davao City. O diba, tama naman si BBM. Trabaho ng LGU yan. Dapat mag-request ang LGU. Parang, uy, hindi mo alam yung pinsan mo, nagpatiuna na sa'yo. Mm-hmm. Pagsabi mo yung pinsan mo, kaloka ka BBM. Totoo. Pero yung situational briefing na yan, it's most probably an afterthought kasi hindi talaga yan ang sadya ni BBM dito sa Davao City or sa Davao region as a whole. Nandito siya para umaura sa mga project na hindi kanya. Pang-ina siya. Matagal talaga sila kapag Mindanao yung pinag-uusapan. Hindi lang to yung evidence ng history kahit sino sa PPRD. Yeah, I remember matagal yung talaga sila. Grabe. I remember yung water project.
diba, White Ahas, yung DC, Davao Water District. The bulk water supply project. Yes, hindi yun yeah. Kanya. Yeah, it was, ano, it was PRRD who started it. Nag-inaugurate lang siya. Hmm. And may kwento dyan sa inauguration. Actually, spill ko na to, ha. Actually, naging parang unwritten policy yung hindi umattend yung mga officials namin dun sa inauguration, sa inauguration sa bulk water, kasi there were allocated seats doon sa ano, sa event. Pero since wala yung mga konsehal pati si mayor, ano na lang, pina-forward na lang yung mga guests, kaya nagmukhang nilangaw yung event. Kaya pero ano eh, yun na nga yung simula ng snubbing. Sinab talaga ni ano, ni Mayor Baste si Bongbong dahil sa kaputang inahan niya. Oh, medyo ano yun, ano, yung parang, sige na, iyan na, ikaw na magano. Ikaw na yung star. Ikaw na yung star. Ikaw na bakla ng taon. alam niyo, ito rin yung kinalulungkot ko dun sa ano, yung, alam niyo yung, this, yung kay Senator Bongo, yung Department of the Disaster. Hindi ko alam kung ano nangyari noon eh. Parang hindi, ewan ko kung sinuportahan ba siya para, kasi ito sana yung magiging ano eh, magiging yung department na mag-handle sa lahat ng sakuna sa ano, sa trahedya sa Pilipinas. Specific so, office. Yun din yung kinalulungkot ko sa ibang mga senador, kasi alam naman natin na numbers game din yan. So, alam naman nila to eh, dapat alam na nila na lagi tayong binabagyo, dinadaanan, no? sa isang tao nakakailang bagyo tayo, di ba? Dapat sana na priority dito, kasi kung umakyat to kay ano, kay malamang kung umakyat to kay PRRD, hindi to ibibito eh, kasi kay Senator Bongo din to, at alam ni PRRD na magagamit to, gaya nung Maharlika, may Lasakit Center. Yun lang. Iba talaga. Actually, dapat ang ginagawa ng mga congressmen is to legislate nga, na parang on how to ano, no. Yeah, maybe to charter a specific office that will deal with this, ganyan. Hindi ko alam kung bakit sila nakikipag-unahan sa pagbibigay ng relief goods sa mga mayor at governor diyan sa ano. Election kasi next year, madam. Diba? Halalan next year. So, hindi lang umaura. Mm-hmm. And talagang, diba talaga kapag... Talagang gustong umeksena eh. Diyos. Mm-hmm. Itong si Migs Nograles. At saka, Ate Joey, itong nabasa ko na na comment, saan po yung mga EDCA? Diba pang ano yon, Disaster Camelotic? No, isa pa yan. So, saan sila? Mm-hmm. So, meron sa Zamboanga, 'di ba? Sa Zamboanga. May site. Meron sa ano, Cagayan. So anong ginawa nila? Kasi 'di ba ang purpose ng EDCA, quote and quote, is to fight ano, climate change. Saka HA ano, humanitarian. Yeah, humanitarian. Emelatic. Na effort. Hindi daw kayo human. Hindi daw kayo human. I'm so sorry. may nag-yun sa akin, nag-message sa akin na na-pressure sila nung something dun sa ano ata, yun sa norte, yung merong sakuna sa norte. Kasi mainit yung EDCA noon eh, yung time na yun. Then nagkaroon sakuna. Then marami nag-mention, asan na yung ano, asan yung EDCA, 'di ba? Sabi pang ano to, pang disaster. So hanggang ilang araw, biglang nagkaroon ng picture. Nakita ko yung sa ano eh, sa Facebook at sa Twitter. Tapos meron mga nagsasabi, ito yung hinahanap nyo. O ba parang late na yung reaction para lang matabunan yung issue, na alam naman natin kung anong purpose nung EDCA sa Pinas eh. It was spectacle. Yung yun, di ba yung meron silang naka-jet, tapos ito, ganyan. I-check nyo how much it cost to fly ano bang helicopter nila? C-130? Sa Subonga yung helicopter nila, saka yung mga jet, yung ganyan nila, how much it cost? Hindi yun C-130 yung sinakyan ni BBM to do aerial ML. Hindi,
Hindi siya yung sa yung ginagamit ng US. DOC-130 yung humanitarian keme. US helicopter. Ano bang US helicopter? Tingnan mo yung ginamit nila nun sa ano. Cagayan ba yun? Or Ilocos yung bumagyo? Ano bang tawag na? Imagine po, kailangan sana yun mga helicopter kasi yung Davao Carmen Road, hindi talaga siya passable. Ano ba yung ano? Ano ba yung helicopter ni BBM? Hindi BBM. Ni BBM. Ng America? Oo. Ang sabi dito, ang Apache helicopter is $5,171 an hour to operate. How much? $5,171 to operate. Per hour. Pagkatapos, so, yung UH Black Hawk naman, $3,116 an hour. Pagkatapos, so, yung Seahawk is $14,555 an hour. Ayan. So, anong ginagamit nila ng US? Seahawk at ano ata, ano lang, Apache lang ata yung ginagamit nila. So, imagine mo, do you really think that the US government will spend for you? Yun nga eh, kasi may foreign policy, ano yun eh, Emirates, so they can charge on it, no, na kailangan natin yun. Pero yung nandyan sila, naka-standby para sa'yo, ay, naku, Lord Almighty, no, MMR lang yun sila. So, ayun na nga ang eksena. So, kaya wala sila dyan dahil nga hindi kayo ano, hindi naman, wala namang EDCA dyan sa Davao eh. Lagyan nyo ng EDCA. Ay no ma'am, hindi kami papayag dito. No. Tama yan. Ay hindi po strategic yan, yung EDCA sa Davao. No. Lagyan nyo ng EDCA. Actually lahat na ng bags, lahat na ng lugar. Pero kailangan lang yun. Hindi, pero kailangan may resistance kayo para kailangan nilang parating magpakitang gilas. Kasi kung walang resistance, eh okay na naman sa kanila, nandito tayo eh. Deadman na. Ganun lang yon mga friends. Papakipot ng on. Papakipot pa. Bumuka ka kanya na ipasok ba yung Kemilar? Sa tingin mo, re-regaluha ka ng lalaki kung nakuha niya na ang ano mo? Nakuha niya na ang hiyas ni Inday? Mm-hmm. Iyak-iyak ka ng na lang. Ang hiyas ng dagat? Kuha niya na ang brilyante. Mm-hmm. Iyak ka na lang po tapos sabihin mo ng Davao. Iyak ka na lang po tapos sabihin mo ang dumi-dumi ko. Ayun. Ayun. So anyway, ayun. Tingin ko ayaw din nila maglagay. Ayaw din nila maglagay dun sa Davao kasi nga sa alam nila Duterte area. Ay, hindi po. For me ha, sorry Juan, hindi kasi okay. Talaga strategic yung location ng Davao for EDCA kasi para kasi kaming cove, may samal pa. So kung for refill stations yon, hindi siya strategic kasi madami kang daanan. Unlike po sa Cagayan na open sea sila. Mas malapit sila doon sa ano, mas malapit sila sa Visayas, sa Leyte, ganyan na area. Sabi Black Hawk daw ng Pinas pa ang ginamit. Yung sa tatlong minention ko kanina, yun yung pinaka-cheapest. $3,116 an hour. An hour. Magkano yan? Actually, sinabi na to ni Adrian before, na parang 100,000 talaga yan pagka ano. Kasi kung 316... Oh, para mga nasa 170,000 pesos per hour. Ganon. Mura yun, Joey. Diyos ko. Over human life. Sobrang mura nun. Oo. My God. Hindi. Kung, mga Americans ang gagastos. Hindi tayo pagkakagastos ng mga Amerikano. Correct. Diba? Unless kung nag-inaugurate na yung ano, embassy ng China dito. 171,380 per hour. Pagka yung ano. Ayun. Wait, ahas na ano ba? Na tuloy ba yung embassy ng China dito? That I don't know. Pero
meron tayong Consulate General here sa Davao City. Mm-hmm. And they actually raised 5 million pesos para ipang tulong sa mga nasalanta dito sa region. Di ba may event kanina, White Ahas? Salubong sa Chinese New Year. Sa City Hall. Yes. Wala lang fireworks kasi bawal. Walang fireworks dyan eh, no? Oo, may ano lang sila dito, ate. May parang... Noise barrage. Parang sine nga. Nanood sila na may paputok na malakas ang sounds. Oo. Anyway, ayan. So, yun lang at talagang nakakaloka yung mga pangyayari this past few days. Tapos, nakakaiyak yung ang dami nang umikot na ano dyan eh, ang dami nang umikot na video yung nagpapasalamat yung governor sa kay Inday Sara, kasi si Inday Sara raw ang bilis nung response, ganyan. Tumulong na agad, wala nang tanong-tanong, ganun. And pagkatapos yung salita ni Anton Lagdameo, ganyan-ganyan, yung very, very distant kasi talaga at saka very reflective of Padrino politics yung nangyari dun sa Davao. So kahit sobra talagang nakakainis, sobrang nakakainis. But kaya yung pinresent ko na video kanina, yung medyo mahaba kasi I want you to see kung saan nanggaling yung pinaghuhugutan nung Davao del Norte na governor. Hindi, nagtatanong siya. Ang tanong niya paano po ba yun? Parang yung sa request po ba, paano po ba yan? Sino po ba ang magdi-distribute, magdi-deliver? And I think the question here is that gusto niya, siya, yung local government, yun yung may hold. Kasi kami yung pinapagawa niyo ng report eh. Kami yung pinapa-assess niyo ng damage eh. Kami yung pinagre-request niyo. Hindi ba dapat kapag merong tulong na darating, dapat kami rin yung authority diyan. 'Di ba? Basically, yung... hindi masagot ng tama. Yes, hindi nasagot ng tama. Hindi sinagot. Ang gulo ng sagot nila, malinaw yung tanong ng governor eh. Ang tanong lang naman niya is, hindi naman niya tinatanong kung sino ba yung dapat mag-request o kung si... Ang tanong lang niya is, pag bumaba na yung tulong, sino yung dapat mag-distribute? Doon nakastress yung tanong. Sino mga ngasiwa? Pero, oo. Pero hindi nasagot ng tama. Parang, pwedeng ikaw, pwedeng si ganyan, diyan, pwedeng... tanong yan. Depende kung sino nag-request, ganyan-ganyan. Di ba parang, ha? Kaya pala, pag ang nag-request si Tambi, bibigay nyo agad 150 million. Di ba? Actually, yung binigay dun sa Davao na, yung binigaw sa Davao region na 265 million, this is different dun sa 150 million na binigay kay Tambi. Na kung saan si Tambi yung nag-distribute dun sa region. O, di ba patronage politics? O, syempre, ano gagawin ni Tambi? Ibibigay niya dun sa mga kaalyado niya. Yes, ito ba yung ayuda na may pangalan niya na HOR tapos Ferdinand Martin Ruma? Kakadiri pa. Sa Saco, sa Mineral Water. Nakita ko yung sa ano eh, Mineral Water eh. Yung part na yun. May nagsensya. May alagang tingog pa. Sabi ko, totoo ba to? Sabi niya, totoo. Mayroong ano, picture. Dapat pala sa binigay. Kasi meron ng ano, may nagpapatakbo kay sa ano, sa comments, sawa ko ng tawa dito. Pesos daw ibigay, siya mag-allocate. Sas, diktahan mo na kami. I-allocate ang ano? Ikaw, tumakbo ka daw na ano, na government official. Senator daw for 2025, sabi. No, the only position that I would accept is dictator. Ikaw na maging dictator dito sa Davao, Ate Sas. Akala ko missionary. Dictator lang. Diyos ko, nung gagawin kong senador, makikipag-chikahan ka lang. Hindi ka makadikta dun eh, kasi kudaan lang yun eh. Oo, oh, ano ba yan? Kung kudaan lang, edi mag-Facebook live na lang ako, mag-vlogger na lang ako kung kudaan lang. Anyway, me. Niyo, kudaan lang din sa Senado. I don't know kung napanood nyo to. Di ba itong si Dalipe, nagahamon na, kayong mga 24 senators, lumantad kayo, ganyan, ganyan, ganyan. Sumagot na si Chisa. Napanood nyo? Hindi pa. Ano sabi ni Cheese? Idadaan sa plebiscite. At least ha, pinaka-latest na
na mangyayari is idaan sa plebisito na lang yung idaan sa plebisito ang yung ano yung pag-change nung ano constitution. Oh my god. And then idaan daw sa plebisito and then kung sino yung mga senador na ano na mga kakandidato even the Congress pagalingan. And then doon daw makikita kung sino talaga yung ano. Pati yung mga kakandidato. Ano yung idadan sa plebisito? Itong instead of people initiative, people ano na lang, plebisito during sa 2025 na election. Anong ipe-plebisito? Ano ipe-plebisito? Yung ano, yung pagpapalit, yung pag-ano ng constitution. Pag-elect ata ng mga ano ata, members ng constitutional keme. Joey, let's make it clear nga dito. Are they asking really for a whole change lang ng constitution or charter change lang yung economic provisions? Medyo dalandaan ko ng guluhan. Malinaw, ano, magulo. MX Angel, kasi tama ka, no? Yan kasi dapat yung unang pinag-uusapan. Ano ba yung extent ng change na gusto nating gawin sa constitution? Yun nga yung kinukuda namin dito ng bonggang-bongga. Kasi parang, gusto niya ng reforma, gusto niya ng reforma. Eh, hindi naman natin alam kung ano pa talagang gustong i-reforma nitong mga to. Hindi pinapaliwanag sa atin. Hindi pinaliwanag. Oh, no. Yun, it's a surprise, yeah. Sabi ni Bo. Yun nga yung una kong pasok, diba? Yun yung sinasabi ko din. Kasi, katulad ko, OFW, nabalitaan ko lang nung umiinit yung issue na mayroon daw pirmahan. Sabi ko, ano yung pirmahan na yun? Then, nung sinerge ko, charter change. Sabi ko, ha? Bakit pa yung charter change tapos pirmahan? Eh, yun yung isa sa mga kulang dun sa, ano, sa question dun. Dapat, bago nila, bago pag-usapan nung Congress din at nung Senado, dapat din, sabi nga ni Attorney Trixie, makisali din yung mga tao kung ano yung magiging reaction, ano yung laman nung charter change na yun. Kasi, sinubukan na yun dati ni PRRD kahit ako okay yung federalism kaso hindi rin umayon kasi marami rin na nagka-question dun sa part na yun kahit pa paano naging informative naman yung last admin yun nga lang hindi siya kompleto rin kasi kaso katulad nitong BI na nagkakaroon na lang ng pirmahan yun tas ayuda malaking question eh. Ako mami Joey panoorin nyo kasi nakakatawa yung ano yung ano ni Chis Escudero parang alam mo yung ano yung utakan yan ba yung ano mi yung kasama nila si Roman ni Dalipe hindi yung kahapon na balita lang yung napanood ko sa TV natawa nga ako kasi parang naghamon si Dalipe sinugot niya ni Chis Escudero and then parang ano o di sige maghamonan tayo tipa magpagalingan tayo sa election yung mga kandidatong magpupush ng kung anong mga changes niyan sa ano, tignan natin kung sino kakagati ng tao. Parang ganon. Juan, yung ano sinabi ni Juan nga ate, I'm not sure kung kanino ko siya narinig, pero I think kay Attorney Trixie. Sabi na Attorney Trixie, during, di ba, may panawagan na to change the constitution. So, parang pinaaral ni Digong and since ang nakalagay doon is mahal raw to decentralize the power. That's the reason why nag-ano na lang sila ng yung mga laws like yung train, yung mga create, yung mga ganun ang ginawa nila. I think yun yung reason. Yeah. Okay naman sa akin yung kasi yung nga sa point na yun, yung inaano ko, pinpoint ko doon is ini-inform nung last admin, ini-inform nila na ganito, ganyan. Ngayon kasi talagang hindi mo nang alam eh na nagkakabayaran na. Yung maraming ang nag-circulate na video na yung pagka pinirmahan daw to, magkakaroon ng ayuda, tataas yung ayuda nyo. Yung di ba ni... Tapos ang sitwasyon pa dito is doon sila nagpupunta sa mga, sabihin natin mga class DNE. Doon talaga yung tinatarget nila. So, ang question nga namin... Kasi they're not nila, going to ask questions eh, di ba? Try nila pumunta doon sa mga executive village. Sabihin nila doon sa mga tao, doon mga may utak. Yun yung, ano, yun yung mali sa PI na ginagawa nila ngayon. Tinatarget nila yung mga tao, kung saan yung mga tao ang madaling
makuha pagdating sa mga ayuda. Alam kasi nila kung ano eh, yun nga eh, sobrang, kaya nga nakakabuisit dyan. Ako talaga, I personally think that somebody, I personally believe that someone should be held accountable for doing this scam PI because it is done using public funds. And harap-harapang panluloko yun sa sambayan ng Pilipino. At harap-harapang pambababo yun sa pera ng bayan. Sino nagpa-print ng mga papel dyan? Sino naglakad? Bakit mga barangay officials ang nagpapaikot ng pirma? Somebody must be held accountable dito sa mga to. And if that would include yung mga ano, yung mga nag-participate dyan ng mga government officials, so be it. Ganun. Yeah, si Migs! Si Migs ano? Si Migs Nograles, Diyos me. Tahimik niya ate. Ano tahimik? Nag-content? May content siya bago. Ay, naka-block kasi ako sa kanya. Yung ano, dito yung meron siya yung si Disney Princess, kinem, sabi Wicked Witch daw siya. Diyos ko, parang bakla, hindi ka Wicked Witch. Bitch ka! Wicked Witch. Tapos ang palusot niya is nandun daw siya sa US kaya wala daw siyang alam. Gaga, may ano, isang sabi mo lang gagalaw yung mga coordinator mo at wag niya akong ano, i-deceive na wala siyang hand dyan kasi kilala namin yung coordinator niya dito sa barangay namin na gumalaw dyan sa papirma. So, yes, sa ating barangay din. Grabe, Diyos me. Grabe mag-lie, nakakairita. Ang tawag dito ay parang, ay, nula ako sa ano eh, ano magte-teleport ako, bakla! Hindi kailangan na ikaw mismo ang mamibigay, ang magpa-promise ng ayuda na sa bibig mo mismo magsabi. Yung mga coordinators mo, sila yung nangangako. Ngayon, are they going to do it on their own volition? Diba? Hindi. Eh, yun yung itong si Mix yung nakakaloka. Explain, bakit ganun yung mga tao mo, gaga? Kung nagtatanga-tangahan si Migs, hindi bagay. Kay Lenny lang bagay yun. Sa yung Migs, hindi. Obvious to obvious. And ito pa, kaya gumalaw yung mga barangay officials sa PI na yan kasi pinangakuan sila ng house leadership na walang magiging election next year sa barangay para humaba yung terms nila. Kasi next year, October, may election ulit for barangay and SK. Kaya, di ba? Kaya barangay officials yung gumalaw. Kasi pinangakuan sila ng no election next year. Postponement ng election.